Mga nasawi sa bumigay na tulay sa Dasmariñas City, Cavite, umabot na sa 7. Isa pang biktima patuloy na pinaghahanap. Alamin yan sa report ni Russell Simorio. Makikita sa video na ito ang tulay sa sityo Talisayan, Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas, Cavite. Kuha pa ito nung nakaraang Hunyo. Kompleto at maayos pang naturang tulay kahit kinakalawang na. Makikita sa ilalim ng tulay ang ilog at malalaking tipak ng bato. Pero nito lamang Martes ng gabi, ang tulay na ito ang kumitil sa buhay ng ilang residente matapos itong bumigay at bumagsak. Unang nakita ang katawan ni John Michael Beltran. Pero umabot pa ng ilang oras bago nakita ang katawan ng iba pang biktima. Umabot na sa 7 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng tulay. Nahirapan umano ang mga rescuer dahil sa malalaking bato. Nakikita na po kasi talaga ng mga rescuer yung mga bata, pero hindi lang po talaga makuha kasi po hirap na hirap po sila dun sa mga nakadagan na debris po. 24 oras na ang ginagawang search and retrieval operation para mahanap ang katawan ng isa pang biktima na si Cyrus Lagrimas. Unti-unti na umanong nawawalan ng pag-asa ang pamilya ng biktima na buhay ito, pero umaasa silang makikita na ang katawan ni Cyrus. Labis na nagdadalamhati ang mga kaanak sa sinapit ng mga biktima. Hindi nila akalain na ang lumang tulay ang magwawakas sa buhay at pangarap ng kanilang mga anak. O sa ngayon po, medyo kalmado na po yung mga pamilya. Kumbaga, tanggap na po nila na ganun po yung nang sinapit ng mga mahal nila sa buhay. Pero nung unang mga oras po na yun, Diyos ko, hindi akalain kahit yung hindi po mga kamag-anak talaga pong natataranta dahil sa nangyari po. Ayon sa mga residente, kahit luma na ang tulay, ito pa rin ang paboritong tambayan ng mga kabataan sa barangay. Mahigpit naman ang otoridad sa pinangyarihan ng insidente. Hindi muna nila pinapayagang lumapit ang mga individual na wala namang gagawin sa lugar. Sinabi ng LGU na matagal nang ipinagbabawal gamitin ang tulay. Gayunman, nangako naman na tutulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya na mga nasawing biktima, lalo na sa gastusin sa punerarya. Pag sinabi pong hindi, sana ay sundin po natin kasi may dahilan yung kung bakit hindi pwede. At sana sa mga magulang din, sana bantayin natin yung mga anak. Kasama si J.R. Manjares, Russell Simorio, Balitang Southern Tagalog.